Ano balik kami, alam mo ba, ang playground namin, kalye. Eh dati, ang kalye, maluwag, walang masyado sasakyan. Doon kami, yun ang naging playground namin. Ngayon, pag sa eskwelahan naman, talaga, pag may oras ako, nag-standby ako sa library. Since mahilig ako magbasa, talagang pinipilit ko matuto sa sariling kong sikap. In fact, pag pupunta ako sa eskwelahan, habang naglalakad ako, kung may nakita akong dyaryo o yung mga comics, talagang pinupulot ko para basahin sa bahay. Sa totoo lang, yung numalit pa kami, sa hirap ng buhay, hindi na namin naisip kung anong negosyo at wala kami alam talaga sa negosyo. Ang ambisyon ko lang, kukuha ko ng nursing para maging nurse at pupunta ko sa Amerika para kumita ng pera. Idala dito sa Pilipinas para sa pamilya. Dati kasi, ang lumalabas, puro ang foam, mahal na, pagkatapos, madali masira, nagsasagkagat. Kaya naisip ng asawa ko, eh kawawa naman yung consumer, di ba? Palit na palit ng kutsyon, para yun naman sobrang mamahal ang presyo. Ang ginawa namin, yung quality ng foam, na plus yun, meron kami nakakuha ng supplier, na tinuruan kami, ano yung parang latex na foam na pwede namin gawin. Eh, since yung product na yun, dinevelop ng mister ko, kaya pinattern namin pangalan, Uratex Foam. Dahil dati, isa lang gumagawa ng foam. Yung gumagawa ng foam, parang palitaw. Ngayon, mayroon silang stock. Tapos, after 2 weeks, wala naman sila stock. Aba, nakita namin, yun ang magandang opportunity na gumawa ng foam. Dahil ang unang trading company, ang trading business namin, foam, construction supply, at upholstery supply para sa mga sopa at sa kama. Dati kasi, ang foam, maraming usage. Hindi lang sa kama, hindi lang sa furniture, pati sa mga shoulder pad ng garment, mga labi ng rubber shoes. Napakalakas dahil yung mga foreigners, mga lalo mga Taiwanese, nagtayo ng planta sa Pilipinas. Bago sila nagtayo ng planta, sinik nila kung may supply ng foam. Dahil ang foam, very barky, hindi man sila pwede mag-import. At sinik nila yung quality namin, ay pumasa naman kami sa standard ng US. Nag-start kami, tatlo lang kami. Ang tumutulong sa akin, kapatid kong lalaki, siyang lumalabas na delivery, yung helper, yung asawa ko, siyang driver, siyang taga-order, taga-pickup, taga-deliver. Ako naman, sa bodega, naggagawa ng resibo, tapos tatawagin ko mga customer para pakiusapan, bayaran kami kagad dahil kailangan namin iikot yung kapital. Talaga napakahirap mag-umpisa ng negosyo. Talaga kailangan namin tiyaga, sipag, at tipid. Sobra-sobra tipid namin. Kung di sa jeep, kung kaya namin lakarin, lalakarin namin. Hindi ka pati sa pagpamasahin ng jeep, kailangan namin itipid. Pakatapos, ang pinakamahirap dyan, financing. Kulang sa kapital, napakahirap. Since bago lang kami, walang gusto magpautang. Hindi ako makakuha ng credit line. In fact, pag kulang ang pera, yung isang sing-sing na bigay na asawa ko, kailangan ko pa isang la para magamit lang namin pang araw-araw na pang sweldo. Nung namatay asawa ko, yung tatlong anak ko, tumutulong na sa amin sa negosyo. Isa pa, yung mga tao namin, marami kami trusted employee, tapos ilan kabag-anak, talaga tumulong din sa amin. Salamat naman sa Diyos, talagang hindi naapektado yung negosyo namin. Dahil dati, pag-umpisa lang, partner kami ng mag-asawa. Yung trabaho niya, parang equivalent ng CEO ngayon. Di ba? Ngayon ko lang nalaman, yung trabaho pala namin, siya CEO, ako yung COO. Dahil operation, talaga ako nakabantay. Para ako, pakilamere. Lahat inumpisa ko. Lahat ng small things, si-check ko rin.
bisay na audit, ako mismo ino-audit ko rin yung mga tauhan namin at binibigyan ko yung mga experience namin, good experiences, sinasabi ko sa mga empleyado namin, eto baka pwede nyo i-apply. Sa totoo lang, ang importante dyan, sipag, tiyaga, at tipid. At after that, kailangan may integrity tayo. Dahil integrity, napaka-importante sa atin. Dahil with our integrity, pwede na tayo mag-apply ng loan, marami na supplier, bibigyan ka na lang terms. Tapos, huwag tayo magdaya sa customer natin at sa mga suppliers. Napapasalamat ako sa SGB at yun Ernest and Young. Kahit na finalist, contento na kami at happy na ako. Na-surprise talaga ako na ako pala ang nakuha nila Master Entrepreneur at Entrepreneur of the Year ng 2017. Malaking karangalan talaga sa amin yun. Yung pinipilit ko, ayusin muna sa umaga lahat ang kailangan ng asawa ko at yung mga anak. Ngayon, pagpasok din sa eskwelahan, umpisa ng trabaho ko para sa business naman. Every good occasion, kamukha ng birthday, Christmas, kailangan sa, kumpleto kami para sa salo-salo. Eh, since yung anak ko, kasama ko naman sa hanap buhay ngayon, nakikita na kami halos araw-araw o at least once a week. Mabait akong magulang. Lahat ng tama, binibigay ko naman sa mga anak ko. Tinuturuan ko sila yung mga experience ko. In fact, pag may nabasa ako o na nabasa ko o narinig ko o may nagkwento, lahat ng good ideas at yung pag-sellmon sa kanila, binibigay ko lahat sa kanila. As a wife, hindi naman, asawa ko hindi man masyado demanding eh. Alam niya, kailangan namin maghanap buhay. Wala, nasanay na yung katawan ko sa hanap buhay na walang ginagawa. Pag meron ako routine, pagising sa umaga na before 6 o'clock, hanggang gabi, may gagawin ako, kailangan may magawa ko. Eh, hindi pwede sa akin walang ginagawa. Isa pa, sa tingin ko, ang babae, mas madaling mag-adjust. Diba? Unahin pamilya, tapos hindi man pwede puro pamilya na gugutumin naman. Kailangan ko rin maghanap buhay para gumanda naman yung buhay ng mga pamilya ko, lalo yung mga anak ko. Ang pinaka-regret ko, partly hindi ko magkasalanan. Dahil gusto ko mag-aral, ay dati wala yung mga scholarship, hindi ko alam kung saan ako mag-apply para makapag-aral ng college. Gusto ko maging nurse para lang maka-abroad. Pero actually, ang magaling ako sa math. Dahil noong high school, ako pirmi representative ng Ariano High School sa math contest. At yung pangarap ko, sabi ng teacher, ng professor ko sa UE in my first year college, ako pala ang candidate nila para maging top-notcher sa CPA board. Eh, nakatoon, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aral. Mas gusto ko buhay ko ngayon. Dahil hindi lang natulungan ko yung pamilya namin, nabigyan ko employment ng maraming kapwa natin. Pakatapos, nakatulong naman ako sa ibang tao through our foundation. Sa ngayon, mahigit na 50 yung scholars namin sa high school. Karamihan dyan, mga anak na empleyado namin at yung recommended ng university at yung mga NGO. Isa pa, nag-ano rin kami ng professional chairs para mga professor hindi na mag-abroad.
yun kailangan talaga natin magano, magsipag, tiyaga at tipid. Kailangan talagang magtitiwala tayo sa sarili natin na kaya natin kung ano dapat natin gawin. At yung papasukan niyo negosyo, dapat alam ninyo. 'Di ba? Walang madali sa negosyo eh. Pero pag naging successful ka, very malaki tulong hindi na sa sarili mo, kundi sa kapwa mo.